Ah, magandang araw mga sangkay. Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano mapalitada ng hindi na nagli-layout. At ang gagamitin lang natin mga kagamitan ay itong kutsara, rodelang kahoy, tapos bara. Siguro nagtataka kayo, bakit mga sangkay hindi na magli-layout, hindi tabi nga yung pader natin? Hindi po. Pansinin niyo itong pader natin ay may luma ng palitada, may skim coat pa. Nasa hulog na. Sinilip ko siya, pantay naman yung pader natin. Kaya ito na lang ang magiging basihan natin para hindi na tayo magli-layout. Ngayon, ano naman po ang gagawin natin para malaman kahit magpalitada tayo dito. Ito yung papalitadahan natin mga sangkay, by the way. Ito po ang papalitadahan natin. Yung nightstand na mga hollow block ng pader na ito. Para maging pantay yung palitada natin, ang pinaka gagawin natin kung hindi tayo magli-layout ay gagamit tayo ng bara. Ito. Make sure yung bara natin ay tuwid kasi ito yung magiging basihan natin o yung pinaka magiging pampantay natin. Tapos, dahil itong pader na ito ay pantay na, dito natin ilalapat yung bara natin. Tapos, kakalurin natin sa pader na. Okay? Ito ang magiging itong pader na ito ang magiging pinaka pattern natin para hindi na tayo mag-layout at pantay yung pader natin. Okay? Panoorin nyo po yung gagawin ko mga sangkay. Bago tayo magpalitada, dilinisin muna natin, babasahin muna natin yung pader natin para matanggal yung alikabok at mas hindi siya malalaglag at mas madaling kumapit po yung ating palitada. Yan, pag nabasa na po natin, pwede na tayo mag-start ng ating paghahagis ng simento. Okay mga sangkay, magbabara na tayo. Lalapat lang natin ito dito. Okay na. Lubog. Tapos ito mga nakaya. Ibig sabihin okay na yan. And ito mga lubog pa yung iba. Ito mga to. Pipila pang patayan. Kasi lubog pa yan. Tapos ito. Okay na yan. Bubulihin na lang. Ito malalalim pa. Yan. Mapahiram pa natin yan ulit. Yan. Pag napila pa na po natin mga sangkay, babarahin ulit natin. Ito isang bara ko. Yan. Pagka ganyan na po, pwede na natin siyang bulihin. Ipantay na siya. Gamit natin sa pagbubuli ito. Binatasan lang natin. Tapos, ibuliin na natin. Ay, mga sangkay, nabuli na po natin. At pansinin niyo po yung ating pader, may mga lubog-lubog pa. Papahidan po, pa din po natin yan ng halong basang-basa. Pansin nyo mga sangkay ito, lubog-lubog pa. Saglit na lang po yan. Papahiram po natin yan ng halo na basa. Ayan mga yan. Ito po ang ipapahid natin dyan na halo. Ito mga sangkay. Para
mas madaling pagbasa kasi siya, pasang basa. Madali niya mapipilapan yung mga area na medyo malalim. Ito. Ipapahida po natin yan doon sa area na may butas-butas pa. Kala ko ano naman yung pala. Talo ka? Talo ko naman may Yan, mga sangkay, pansin nyo ay napilapan na natin halos lahat. Kukunti na lang yung mga wala pa. Pero saglit na lang yan. Ganun lang po ang proseso ng pagpapalitada na hindi tayo mag-layout. Gawa na consider natin yung lumang pader na nasa hulog na. Kaya ang gagamitin na lang natin ay yung bara. Yan po mga sangkay, tapos na po tayo magpalitada. Yan, ganyan lang po kasimple. Magpalitada lang, hindi na kailangan mag-layout. Sundin nyo lang po yung tinuro ko sa inyo kanina ng step by step. Kapag mayroon mga ganyang pader na mayroon ng palitada at nasa hulog naman, hindi nyo na kailangan mag-layout ng panibago kung mayroong mga hindi pa napapalitadahan. Nakarugtong noon pader na yun naka-layout. Sundin nyo lang po yung step by step na yun. Okay po, maraming salamat po.